Okay? Wala pa kami nadedeklara na area of concern. But it is possible that Basilan will be recommending, or the local Comelec in Basilan will be recommending that Basilan be declared an area of concern. Again, possibly in coordination with the local PNP and the AFP. Magsasagawa ng National Security Meeting ang Commission on Elections kasama ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies. Dito pag-uusapan ang mga paghahanda pagdating sa seguridad ng nalalapit na May 9, 2022 automated national and local elections. Sa ngayon, ayon kay Comelec Spokesperson Director James Jimenez, wala pa silang naideklarang mga lugar sa bansa na area of concern. Ito ang mga lugar kung saan mataas ang banta sa seguridad kapag nagsasagawa ng halalan. Itinuturing ding area of concern ang isang lugar kung mayroong presensya ng private armed groups na mga politiko at iba pa na makahahadlang sa pagsasagawa ng maayos at mapayapang halalan. Kasama na rito ang posibleng panganib sa buhay ng mga magsisilbi sa eleksyon gaya ng mga guro at mga tauhan ng Comelec. Una nang lumabas ang balitang itinuturing ng hotly contested area ang probinsya ng Basilan. Dagdag pa ni Jimenez, bago maideklarang area of concern ang isang lugar, ay kailangan ng rekomendasyon mula sa mga otoridad. The process is you have the local PNP coordinating with the local Comelec and then coming to an agreement on what they will recommend to the national committee. Okay? That's the process. And then it's the national committee that ultimately releases the final list of areas of concern. Samantala, sinabi naman ng Comelec na dapat magsilbing babala sa mga botante ang hindi pagdalo ng mga kandidato sa mga debate o forum. Mahalagaan niya ito dahil sa pamamagitan ng ganitong venue ay makilala at makilatis ng mga botante ang kanilang mga pipiliing kandidato. To be a red flag for the voters, absolutely, but not for the Comelec. Comelec doesn't care either way if they come or not. No? Ultimately, what Comelec cares about is whether or not the public will have an opportunity to interrogate the candidate, so to speak, no? To interrogate their positions, to interrogate their beliefs, and so on. Sa mga kasalukuyang presidential bets, si Ferdinand Marcos Jr. ang hindi nakadadalo sa dalawang imbitasyon sa kanya o sa mga inorganisang forum at interview. Sinabi naman ng kampo ni Marcos na nagkaroon ng conflict sa kanyang schedule. Una nang hinikayat ng Comelec partikular ang presidential at vice presidential candidates na dumalo sa isasagawa nilang debate para na rin sa taong bayan na hinihinga nila ng boto. Inaasahang magkakaroon ng back-to-back national debates sa pangunguna ng Comelec sa huling linggo nitong buwan, Marso at Abril. Positibo naman ang komisyon kapag sila ang nag-organisa ay dadalo lahat ng kandidato. In our history, sa experience natin, nakikita natin na kapag Comelec ang nag-organize, 100% attendance po naman. No? Maliban na lang kung merong legitimate na health concerns, no, na nakita natin in the past. But other than that, the compliance of the candidates have been very good, mainly because alam nila na pag hindi sila sumipot, eh talagang sila ang pag-uusapan. Diba? Very glaring eh. Dante Amento, UNTV. News and Rescue. Diyos ang aming sadigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.